What up mga 18, let's go. So ngayon ang papanoorin natin itong SB19 Selecta MAPA, no. So ito ngayon nagkaroon na siya ng music video, no, kasi usually nakikita natin mga more on lyric video, mga live performances nila, pero ngayon ang papanoorin natin na ito ng music video mismo, no. So I think this is sponsored by Selecta, or di ko alam kung ano siya, kung partner sila ng Selecta or ito talaga yung pinaka MV ng SB19, no. Pero kung ano man, comment down below nila mga 18, no, kung ano talaga, kasi para sa akin, magkaroon lang sila ng ganito, tapos ma-deliver nila na maayos yung storya ng kanta. Sobrang very much appreciated, oh. So, shoutout sa Selecta, no? Salamat sa pagtitiwala. Siyempre, SB19 yan, alam niyo naman yan na hindi kayo papahiyain yan. Pag may proyekto talaga yan, sa sobrang daming sponsors niyan, ini-sponsoran yan. I mean, sa sobrang daming mga sponsors, nag-i-sponsor sa SB19, hindi talaga sila napapahiya kasi sobrang grabe yung effort na binibigay ng SB19, no? So, eto na, mga 18, ayoko nang patagalin pa. I think this will be so much more of emotional stuff talaga, no? Kaya ayoko at patagalin pa, so without further ado, let's watch this. Hey, bungad agad, no? Mama, kamusta na Tina? Tayo laging nakikita, miss na kita sobra. So makikita mo Selecta talaga siya agad. Selecta is sponsored by Selecta talaga. Alam kami ang nauna. Di ba pwedeng ikaw muna, akin ang pangamba. Dahil ikaw Ito maganda yung moment na to. Sorry, pasensya na. May ligaw. Madalas ako nagagutin, nag-post kasi mamaya mamiss ko yung mga moments, eh. Ganyan yung mga lola natin. Aminin natin niya, so hindi. Pero yung mga lola natin, ganyan talaga. Talagang spoiled na spoiled tayo mga apo, no? Sa lola natin, no? So, nakamiss din yung mga ganyan moments, no? Sa lola mo, mga grandparents mo, no? Talagang spoiled sila, like sila yung totally mag-ano sa alaga sa iyo, as in. Although naalagaan tayo syempre ng mga magulang natin, pero alam mo yun, pag yung mga grandparents mo talaga, iba talaga, talagang spoiled din ka talaga. Gulat sila. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana, pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa. Pahinga muna ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara, la tara tara, la tara tara, la tara tara, la tara la tara. Papa, naaalala mo. So ayun, yun, from first verse hanggang dito, yung meaning ng kanta, malaman naman talaga, no, doon pa lang sa, kailangan talaga may time ka sa anak mo kahit anong mangyari kasi napaka-precious ng time. Di mo alam, maliit lang siya sa, syempre sa umpisa maliit siya, pero as time goes by, no, hindi natin malaki, lumalaki na pala siya, kumbaga nakapanghinayang yung mga panahon na kailangan natin silang turuan pero wala tayo dun sa kanila, no. Kaya habang nandyan tayo, habang nandyan tayo sa kanila, kailangan gabayan natin sila, ibigay natin yung oras natin sa kanila, no. So, I'm not parent pa, pero I'm pretty sure pag nagkaanak ako, talagang ibibuhos ko talaga yung oras ko, like hindi ko hahayaan na maramdaman niya na wala siyang magulang. Kaya mag-alala, ipikit ang iyong matatana, pahinga muna, ako na. So post ko lang dito, may kita nyo dito sa mga to, yan, mga throwback pics nila, no? Let's go SB19.
Labis pa sa labis ang ginagawa pa ba? Pahinga muna ako na. La-tara-tara, 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 la-tara. Wow. Look at that. So sister na yung ano no, yung parang grown up kid kanina. No? Siya na yung kaninang bata na nakikita natin. And ayun, may kita mo doon na kumbaga dati yung mga parents mo, yung parents mo sila yung nagbibigay sa inyo ng gifts. Siguro representation ng gifts, yung representation ng pagmamahal ng ating parents is yung Selecta, no? Even though na alam natin na hindi mo papalitan ng material na bagay, yung tunay ng pagmamahal talaga, no? Yung love talaga. Pero, yun yung representation, no? Kumbaga dati, sila yung nagbibigay, ngayon naman, ngayong si Stel ay malaki na, it's time to give back na, no? Kumbaga, ganun naman talaga dapat, eh. Hindi naman tayo to the point na once na lumaki tayo, dapat iwanan sila. Parang, sige, dyan ka na, at least malaki na ako, napalaki mo na ako, bahala na ako sa buhay ko, no? May mga kasabihan, ano, share ko lang to, may mga kasabihan nga, no, na pag yung malaki ka na raw, tapos magpapakasal ka na, dapat daw, may sarili ka ng buhay, tapos parang hindi ka na, no, wala ka na, parang wala ka ng, ano, sa mga, sa parents mo, no, wala ka ng, ano, kasabihan yun, no, and sinasabi din yun sa, ewan ko lang ha, correct me if I'm wrong, pag kinasal daw kayo, sasabihin din daw ng pare na magkaroon na raw ka sariling buhay na hindi mo na raw responsibilidad yung parents mo, may kasarili ka na raw buhay ngayon, lalo na't may asawa ka na, no. Para sa akin, kung ganun yung pananaw nila, para sa akin, hindi ko gagawin yun, no, as much as possible, sila nagpalaki sa akin, no, hindi naman ako magiging ganito, hindi ako magiging point to pens, no, let's go, hindi ako magiging point to pens, hindi rin ako magkakaroon ng utak, kundi dahil sa kanila, hindi rin magkakaroon ng manners na maganda, kundi dahil sa kanila, hindi rin magkakaroon na, eto, lahat na nakikita nyo, itong pag-video to, yung camera ko, itong mic ko, itong computer ko, itong kwarto ko, hindi ito magkakaroon lahat, kundi din dahil sa kanila, no? Kaya, para sa akin, napaka, hindi siya ganun kaganda na sabihin na dapat meron ka na sariling buhay. Ako, para sa akin, pag nagkaroon man ako sariling buhay, hindi pwedeng hindi ako mag-aalala pa rin, hindi ko pwedeng kakamustahin ang parents ko, no? Kumbaga, andyan pa rin ako palagi sa kanila. Sinisigurado ko yan as in, sobra. Di ko na sasayangin pa mga natitirang pagkina. Tutungo na kung saan naroon ng mahalaga. Kahit na kailan pa may di mawa. Saan man mapunta lang kung saan nagmula. Huwag mag-alala, higit ang iyong matatala. Pahinga muna ako na. Siya naman nagbigay ng suhol. Tapos ginawa niya yung action na ganun. Ayan sila nung bata. Wow. Napakaganda as in, sobrang ganda.
yung ano niya, yung meaning niya sobrang ano talaga, sobrang doon pa lang sa umpisa, ano, napaka on point niya yung meaning niya, kumbaga direkta sa puso, walang paligoy-ligoy pa like stuffs na mga ganto-ganto na pag-iisipin pa kayo. Hindi, doon na agad may kita niyo na. So napakagandang panoorin nito yung ganto, no. Hoping na sana magkaroon pa ng ano, no, ng chance na maipalaganap to lalo sa mainstream talaga 'to, malaki sa akin mainstream, pero gusto ko yun sa ano pa, sa mga is television pa talaga, no, kasi alam natin sa sarili natin, nakakahiyang banggitin sa mga magulang natin yung mga salitang yun, mahal na mahal kita nanay, I love you nanay, I love you papa, I love you mama, yung mga ganun salita, no, nakakahiya. Pero through this, may paparating na sa magulang natin through singing, no, yung mga ganito, no, maparating na sa kanila kung gaano sila kahalaga sa atin, no. And ayun, may kita nyo dito na yung SB19 yung ginawa nila rito, napaklaro talaga yung pag-arte nila, yung pagkanta nila, sobrang ano talaga, sobrang nakaka-touch talaga. Kaya sana magkaroon ng moment na ano to, na gamitin tong parang para sa akin lang, ha? Parang pag halimbawa mga ganito, parents something moment, no, mga ganun, ipatugtog tong kantang to kasi sobrang direct to the point. Yun talaga may isip mo pag pinatugtog tong kantang to, no. Ang ganda, sobrang ganda na ito, no. Good job Selecta, good job SB19. Hindi ko alam kung paano, pero mukhang hindi naman ako makaka-move on sa MAPA, no. Naka-move on na nga ako dati, no, as in dati, kasi sobrang ganda niya talaga. Pero nakikita ko ulit 'to, no, nagkaroon pa ulit ng music video, parang nabuhay ulit. Kumbaga ngayon mas nagkaroon na ng kulay. Dati kasi more on visualization lang na iniisip ko yung mga gagawin, like iniisip ko yung every lyrics, every moment, every verse, no, kung saan pop, kung saan tatama yun, kung saan ano magandang gagawin doon sa video na yun, no, like kung ano mangyayari doon. Pero ito ngayon nakita natin kung ano talagang mangyayari, no. So ayan, kumbaga kung ano iniisip ko dati, yun at yun din yung ginawa talaga nila dito mga 18, no. So shoutout, napaka ano, napaka very touching talaga nito. So yun, SB19, I'm so proud of you, napakalaki na ng narating nyo. So congratulations pala kay Stel, no. Naging coach siya sa Philippine Idol, correct me if I'm wrong, no. Wait lang, search ka natin, baka mali ako. So kita nyo na mali pala ako, sinerge ko siya. The Voice pala, no, shoutout The Voice. And syempre happy birthday kay Stel, no, kung mapanood itong video to, no. And alam ko within the day ko rin naman na-release to, no. Happy birthday kay Stel, shoutout sa Stel, no. Sobrang nakaka-proud lang din yung mga moments na yung achievements mo ngayon, no. Sobrang nakaka-proud from nakilala kita before, from your perspective noon, kung ano nakikita ko sa iyo noon, yun ka pa rin ngayon, hindi ka nagbabago, no. Yung dating Stel na walang pakialam sa itsura, basta makasayaw lang, magawa yung mga gusto niyang gawin, tapos tamang only rice lang, 9 only rice sa mang inasal, no. Let's go Stel. You know, and ngayon sobrang grabe na nararating ni Stel, no. And nakita ko naman kung paano siya nagpursige, sinacrifice niya talaga yung work niya, sinacrifice niya lahat yung career niya para sa passion niya talaga, which is ito. Kung ano nakikita niyo sa kanya ngayon, no. Dati ang passion niya lang is pagsasayaw, pero through nung yun nga sa K-pop moments, mga K-pop dance covers niya, no, doon niya na alam ang sarili niya na yun, he is capable pala sa mga ganung klaseng bagay, no. Kaya ayun, mas lalo niyang pinush, no. And yun, pagkakatanda ko, wala siyang trabaho, pinupush niya talaga yung maging artist talaga. And ito yung resulta. Ito yung resulta, pag yung pinairal mo yung puso mo, sinunod mo yung puso mo, hindi mo pinairal yung utak mo, no, yung mga nag-overthink ka na gagawin ko itong mga bagay na to. Ayaw kong gawin ito yung mga bagay na to kasi wala akong income. Nako, mahirap yan. Susugal ako dyan. Paano pag sumablay? Paano pag hindi naging maganda? No? So, si Stel, wala siyang iniwan sa tangke niya. Talagang binigay niya lahat. Kumbaga, ano siya? Kumbaga sa cellphone, low battery talaga, as in. Low battery. Wala siyang tinira sa energy niya talaga, as in. Binigay niya lahat. As in, sobrang binigay niya talaga. So, shoutout kay Stel. Happy birthday ulit sa Stel. And syempre sa buong SB19, buong SB19 management, and sa Selecta, no. Maraming salamat sa napakagandang music video na to, no. And ayun, shoutout sa inyo. Let's go! 18, let's go! So ayun mga 18, kung meron ka spaya, kindly comment down below. Message ako sa Facebook page na Point to Pets, and kindly ring that notification bell na rin. Baka hindi nyo alam sa gusto ko bago video ng favorite artist nyo, and kindly consider subscribing na rin. So this is me, Point to Pets, signing out. Peace! Let's go!